Muling binaybay ni Ramil ang daan na kanilang dinaanan papunta. Balak niyang kumuha ng herbal na dahon na panghilot sa may lagnat. Noong makakuha, ay muli na siyang nagmadali sa paglalakad papabali. Baka kasi maligaw siya, ay kakaunting liwanag na lang ang meron sa paligid. Nakita niyang naroon nag-uusap sa may balkonahe ang dalawang matandang pinuno ng pamayanan. Nagsalita ang matandang babae. Napakagaling talaga ng anak mong si Jason. Walang naghinala sa mga diskarte niya para makapagdala rito ng mga turista. Bukas ng hapon, ipahanda mo na ang paggaganap pa ng selebrasyon natin. Dadalhan ko muna ng makakain ang mga panghanda natin bukas. Titigas ang laman ng mga yan kung kakatayin ng gutom. Kaya dapat busuging maigi. Bukas na bukas ha, magpakuha ka rin ng maraming buko at ipadala sa kanila para busog sila maghapon. Oo naman Ekay, ako na bahala doon. Eto, luto na ang nilagang mais at kamoting kahoy. Dalhin mo na sa kanila para makakain na ang mga iyon at makapagpahinga ng maaga. Ipagdala mo rin ng ipapainom na langis para doon sa kasama nilang may sakit. Maganda pa naman ang dalagang iyon. Baka magustuhan ni Jason. Kapag nagustuhan niya, iyon ang iiwan natin at pagpapalahian ni Jason nang dumami pa ang angkan natin dito. Oo, tama Kasol. Kahit walang malay kanina ang dalagang iyon, halata sa kanyang itsura na natural ang ganda. Gusto ko siya para sa anak nating si Jason. Oh, sige. Ipaglagay mo ako niyang mais at kamote nang madala ko roon. Pagkarinig ni Ramil sa pag-uusap ng dalawang matanda, ay dahan-dahan na siyang naglakad papabalik sa kubong kanilang tinutuluyan. Pagkarating niya roon, ay agad siyang sinalubong ni Edson. Oh, Tol, saan ka galing? Bakit ang tagal mo yata? Kumuha ako ng dahon ng mayana, Tol. Ipanghihilot ko mamaya kay Sahara para bumaba ang lagnat. Seryoso, Tol. Anong nalaman mo? Pawis na pawis ka, oh. At mukha kang balisa. Tanong pa ni Edson sa pinsan ng pabulong. Pero tinapik na lang siya nito at ngumuso. Nakita kasi niyang paparating na ang matandang si Apo Ekay na may dalang mga pagkain. Mga iyo at iha, heto ang pagkain, oh. Magsikain na kayo agad. At sigurado akong gutom na kayo. Heto at may dala rin akong hinog na mangga at kayumito. Kainin niyo mamaya. Nakita niyo na siguro ang banga dyan, no, na may laman tubig. Opo, maraming salamat po. Wika pa ng mga babae. Wala ba kayong pang-ilaw dyan? Kasi kami rito sanay na sa dilim. Dahil maaga naman kaming kumakain. At kapag gabi na, ay matutulog na lang. Ah, opo, meron po. Wika pa ni Pedel habang inilalabas ang cellphone. Ah, maigi at may pang-ilaw pala kayo. May maliit na garapa akong inilagay dyan sa ilalim ng bayong. Maglagay kayo ng kaunti sa takip ng isang boteng baunan nyo ng tubig. Tapos ipainom nyo dyan sa may sakit. Epektibo yan. Langis iyan ng nyog na may halong pulot na binabara ng ugat ng mga kahoy. Oh, ala sige. Maiwan ko na kayo. Uwi ka pa ng matanda at umalis na. Kanya-kanyang kuha na ng pagkain ng lahat maliban kina Edson at Ramil. May pagdududa na rin kasi kay Edson kaya hindi rin ito kumuha agad ng pagkain. Tol, tapatin mo nga ako. Anong problema? May lason ba yung pagkain na dinala sa atin? Wala Tol, malinis yan. Ang balak nila ay katayin tayong lahat bukas ng gabi. Kaya papakainin nila tayo ng maraming prutas at bubusugin ang iba pang meron silang pagkain para raw malambot ang laman natin bukas kapag kinatay na tayo. Ha? Sigurado ka? Kailangan mo na yatang sabihin niya sa mga kasama natin. Hindi Tol, kapag sinabi natin agad ngayon ay siguradong magpapanik ang mga iyan at magkakanya-kanyang takas. Siguradong huli pa rin tayong lahat kapag ganun dahil napakarami nila at sa tingin ko mga ungo ang mga nandito. Yung lahi ng aswang na ikinikwento sa atin dati ni Lolo.
yung mga aswang na nakatira sa mga liblib na lugar, o di kaya sa islang walang tao, niluluto muna nila ang kanin ng tao bago kainin. Pero ang dugo ay iniinom nila ng sariwa para humaba pa ang kanilang buhay. At eto pa, yung Jason na tour guide natin ay anak ng dalawang matandang iyon. At hindi nagkataon lang na dito tayo dinala. Modus talaga nila na mag-alok ng tour sa islang ito at hindi na makakabalik pa ang mga nagiging guest nila dahil kinakain na ng mga taga rito. Natahimik si Edson habang nakikinig sa paliwanag ng pinsan. Uy, kayo dyan, hindi pa ba kayo kakain? Habang mainit pa ang kamote at mais, oh, mukhang kakaluto lang nito. Uy ka pa ni Fidel. Nagsalita naman si Ramil. Sige tol, kumain ka na. Unahin ko lang pakainin si Sahara. Kumuha ng kamote si Ramil at tinipak-tipak ng maliliit at ipinakain sa dalaga. Nagkamalay na rin naman iyon. Sahara, kumain ka muna kahit kaunti lang para makainom ka ng gamot pagkatapos. Hinawakan naman ni Sahara ang kamay ni Ramil. Ramil, maraming salamat sa iyo ah. Nakikita talaga kung sino ang totoong maaasahan kapag dumadaan sa matinding pagsubok. Hayaan mo, kapag nagkaligtas tayo rito ng buhay, pagkabalik natin sa Maynila, idideklara na kita ng boyfriend ko. Mahinang bulong pa ni Sahara kay Ramil. Nagulat naman ang binata sabay sabing, Teka, kailan mo ako sinagot? Hindi pa ba obvious? Hindi ngayon. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Sa dami nating magkakasama, ikaw lang ang nakita kong totoong may pagpapahalaga sa akin. Kanya-kanyang ligtas ng sikmura ang lahat eh. Lalo na yung isang lalaki dyan na puro lang pagpapapogi ang alam. Shhh! Huwag ka na magsalita. Hindi ngayon ang oras para sa bagay na iyan. Kumain ka na ng marami para makainom ka rin ng gamot. Tapos mamaya bago matulog, ay hihilutin kita sa dibdib at likod para pagpawisan ka at lumabas ang lagnat. Ha? Hahawakan mo yung ano ko? Hindi ah, iiwasan ko na lang. Bagya namang umiti ang dalaga. Ano ka ba? Joke lang yun. Siyempre okay lang kung mahawakan mo. Ganon din naman. Pagkabalik natin sa Maynila, siguradong mahahawakan at makikita mo rin ang personal ang dalawang yan. Ngayon pa ba ako mag-iinarte? E kaya mo lang naman iyon gagawin kasi ililigtas mo ang buhay ko. Nakahinga naman ang maluwag si Rami sa sinabi ng dalaga. Ikaw talaga, masyado mo ako pinapakabay. Uwi ka pa ni Ramil. At patuloy ng pinakain si Sahara. Noong matapos ay pinainom na noong langis na bigay ng matanda. Saktong natapos ng silang kumain ay bumagsak ang malakas na ulan. As in sobrang lakas na animoy sisirain ang bahay dahil may kasama iyong malakas na hangin. Mabuti at wala na tayo sa tabing dagat. Dahil kung naroon pa tayo, ewan ko na lang kung masikatan pa tayo ng araw bukas ng buhay. Uy ka pa ni Greya. Oo nga, disaster talaga ang lakad natin ito. Sagot naman ni Precious. Muli namang nagsalita si Greya. E kanino ba kasing ideya ang ganito? Di ba ang sabi ko, sa resort na lang tayo sa Batangas? Yung may pool din at hotel na matutuluyan? Si Fidel naman ang sumagot. Kanino pa ba? E di kay Johnson. Kasi gusto niya, mala-survivor daw ang setup natin. Tapos sinang-ayunan mo naman, Greya. Kasi ang sabi mo, gusto mong mag-pictorial tayo na Hawaiian ang team. Hindi naman nangatwiran pa si Johnson. Natahimik lang na nakasandal sa gilid. Ay, oo nga pala guys, no? Ako ang may gusto na mag-Hawaiian tayo. Sorry talaga guys. Uwi ka pa ni Greya. Hayaan mo na, sumang-ayon naman kaming lahat eh. Kaya mali na akuin mo lahat ng sisi. Sabat naman ni Reg. Makalipas ang ilang oras ay natapos na ang ulan at malamig na ang buong paligid, pati na ang loob ng kubo. Kaya nakatulog na ng mahimbing ang karamihan. Si Johnson naman ay masama ang titig kay Ramil dahil nakita niyang nakayakap rito si Sahara habang natutulog at nakaunan sa braso ng lalaki. Hating gabi noong magising si Ramil dahil nakaramdam siya ng pagkaihi. Dahan-dahan niyang ibinaba ang ulo ni Sahara at pinaunan sa tinupi niyang tuwalya.
Saglit niyang hinimas ang mukha ng dalaga. Kahit hindi niya ito malinaw na nakikita dahil madilim sa loob ng kubo at kaunting liwanag lang ang tumatagos mula sa buwan sa pagitan ng dingding. Napangiti pa siya noong mapansin na nakayaka pala sa kanya ang dalaga. Ayaw niya na sanang bumangon para hindi maistorbo ang tulog nito, pero kailangan niyang umihi. Sumasakit na ang pantog niya. Pagkalabas ng kubo ay umikot siya sa likuran para doon na lang umihi. Nasa kalagitnaan pa lang siya ng pagbabawas ng tubig sa katawan ay may narinig na siyang mahinang angil na tila nasa paligid lang. Kaya binilisan niya na ang pag-ihi para matapos na. Noong makatapos ay dali-dali na siyang bumalik sa kubo. Bago pa pumasok ay may nakita siyang kalalakihan sa unahan. Nakatingin sa direksyon niya. Pero ang ipinagtataka niya dahil bakit nagliliwanag ng pula ang mga mata ng mga iyon. Nakaramdam siya ng kakaibang kilabot dahil unti-unti nang nagiging tama ang mga hinala niya tungkol sa mga tao sa pamayan ng iyon. Mabilis siyang pumasok at isinarado ang pintuan. Nangangapa siyang bumalik sa pwesto nila ni Sahara at niyakap ang dalaga pagkahiga. Nagsimula na siyang mag-isip ng kung ano ang gagawin niya para makatakas sila roon. Mahihirapan silang labanan iyon kung aatakihin sila, lalo at wala silang kahit anong armas. Idagdag pa na mas marami ang babae nilang kasama at binabai pa ang isa. Nakatulugan na lang ni Ramil ang pag-iisip ng solusyon. Kinabukasan, nahuli na ng pagising si Ramil dahil medyo napuyat siya. Pero ang hindi niya mapaniwalaan dahil noong magising siya ay katabi niya pa rin si Sahara. Magaling na ang lagnat nito at nakangiti habang nakayakap sa kanya. "Good morning!" "Uwi ka pa ng dalaga," sabi naman ni Ramil. "Ah, good morning din." Nagsalita naman si Fidel. "Ano itong nakikita ko? Seryoso ba ito? Natulog kayo magkayakap ni Ramil?" Sumagot naman si Sahara. "Yes, Fidel. Matagal ko nang sinagot si Ramil. Hindi ko lang sinasabi sa inyo dahil under observation ko pa rin naman siya. Pero dahil sa nakita kong pag-care niya sa akin kahapon pati na kagabi, kaya nag-decide na ako na aminin sa inyo na isang buwan na kaming mag-on." Hindi makapaniwala si Ramil sa narinig. Dahil hindi naman iyon totoo. Noong nakaraang gabi lang siya sinabihan ng dalaga na tinatanggap na nito ang kanyang pag-ibig. Sumabat naman si Johnson. "Puro kayong pag-ibig. Yan talaga ang inasikaso nyo, no? Habang narito tayo sa hindi magandang kalagayan." Pero wala nang nagkomento pa sa sinabi ni Johnson. Habang nagkikwentuhan sila, ay biglang may kumatok sa pintuan. Kaya agad iyong binuksan ni Edson. Nakita nilang ang matandang babae iyon. "Halina kayo, mga iho at mga iha. Naghanda na kami ng makakain yung almusal." Pagkarinig noon ng grupo ay isa-isa silang nagsilabasan ng kubo. Nakita nila ang isang lamesa sa may tapat ng bahay noong mag-asawang pinuno na may nakalatag na dahon ng saging, tapos may inihaw na isda, inihaw na manok, nilaga at inihaw na kamuting kahoy, at may nilagang mais rin. Meron ding buko na nakabukas na natigiisa sa kanila. Nagningning ang mata ng lahat na nakatingin sa mga pagkain. "Ano pang hinihintay nyo? Magsikain na kayo! Para pagkatapos nyong kumain, ay dadalhin namin kayo sa itinatago naming yaman sa islang ito, ang nakatagong talon. Hindi iyon makikita kapag nasa malayo dahil napapaligiran iyon ng matataas na kahoy. Kaya hindi halata na may talon rito. Masarap iyon pagliguan at malinis din." "Wow, talaga po, Apo Ikay?" Wika pa ni Fidel. "Oo naman. Kaya sige na, magsikain na kayo." Agad na nga lumapit ang lahat sa pagkain at nagsimula ng kumain. "Kayo po, Apo Ikay, hindi po ba kayo kakain?" Tanong naman ni Ramil.
Naku, salamat iyo. Pero tapos na kami. Maaga kami ritong nagigising at kumakain. Kung napapansin nyo, wala na masyadong tao. Dahil pagkatapos namin mag-almusal, ang lahat ay pupunta na agad sa bundok upang mangaso at magtanim para may makain kami. Ah, ganun po ba? Napakasipag pala ng mga taga rito. Siya nga pala mga iho at mga iha. Mamayang gabi ay meron kaming gaganaping kapistahan. Doon iyon gagawin malapit sa may talon. May kainan, inuman at sayawan. Kami lang din ang gumagawa ng sarili naming alak rito. Agad namang nagkislapan ang mata ng lahat dahil isa iyong selebrasyon at maraming pagkain. Gusto rin nilang masaksihan kung paano magdiwang ang pamayanan ng kanilang kapistahan. Matapos makakain ay dinala na sila sa may talon. Tuwang-tuwa ang grupo dahil sa wakas, makakaligo na sila sa isang malawak at napakalinis na talon. Hindi nila inaasahan na may nakatagong paraiso sa lugar na iyon. Pero lingid sa kanilang kaalaman na nasa kuta sila ng isa sa mga pinakamababangis na nilalang sa mundo. Matapos nga nilang makakain, ay kanya-kanyang palit na ng damit na isusuot sa paliligo. Inihanda na rin ang kamera para makakuha ng maraming larawan na magiging souvenir. Habang naliligo sila, ay pinapadalhan pa sila ng mga prutas gaya ng hinog na mangga at kaimito. Meron ding nilagang saging at itlog. Feeling tuloy nila ay VIP sila. Pero si Ramil ay ini-enjoy niya ang paglalambing sa kanya ni Sahara habang nasa ibaba sila ng falls. Pero panay naman ang masid niya sa kilos ng mga taga roon. Tila kasi may ginagawang mga kubo at stage ang mga naroon sa unahan lang ng talon. Ang sabi ay para raw iyon sa isasagawang kapistahan sa kinagabihan. Pasado alas 10 ay narinig nilang may kinakatay na baboy. Noong tignan nila ay namangha sila dahil hindi iyon pangkaraniwang baboy kundi baboy ramo. Sinabi ni Fidel na nakakain na siya ng ganong uri ng baboy dahil nag-uwi ang ama niyang sundalo. Mas malasa pa raw iyon kaysa sa pangkaraniwang baboy na mabibili sa palengke. Kaya nawala ang pangamba nila at nagsimulang matakam. Dahil ang sabi ay ipapaihaw iyon. Wala naman daw ibang luto na ginagawa sa kanila, kundi ang pagpapaihaw at iyong pinapausukan para tumagal ang karne na hindi nasisira. Sumapit ang lampas katanghalian, naaamoy na nila ang mabangong usok ng inihaw na karne. At pagkalipas ng mahigit kalahating oras ay tinawag na sila ng isang ginang. Inilatag sa malapad na bato na sinapinan ng dahon ng saging ang mga inihaw na malalaking tipak ng karne at nilagang kamuting kahoy. Sinabi ng mga iyon, napagtiyagaan na lang dahil wala silang asin at kahit anong panimpla. Nasanay na sila sa ganoon. Wala rin namang nagpupunta sa kanila sa mainland para bumili ng mga rekado. Kahit matabang ay tudukain pa rin ang grupo. Malinamnam din naman kasi kahit walang asin. Tapos sinasabayan pa nila ng pagkain ng hiniwang hilaw na mangga. Matapos makakain ay muling nagsibalikan sa tubig ang grupo upang maligo at mag-relax. Nagsalita si Precious. Sahara, hanggang kailan tayo mananatili rito? Sumagot naman ang dalaga. Hindi ko alam eh, pero siguro bukas o sa makalawa, simulan na natin ang pagbabantay doon sa tabing dagat. Baka may dumaan na ibang bangka. Kawayan natin at arkilahin. Nadalhin tayo sa mainland. Tsaka, baka bumalik na rin si Jason. Maaari kasing nasiraan lang iyon ang bangka kaya hindi tayo nabalikan. At kung bumalik siya ngayon, ay siguradong hahanapin tayo dahil makikita niya naman ang mga gamit natin na naroon pa sa tabing dagat. Sa bagay, tama ka. Ayoko pa rin namang magmadali sa pag-uwi. Once in a lifetime lang ang experience na ito. Kahit pa nagsimula sa tragedy. Maganda na rin naman ang kinalabasan.
wika pa ni Precious. Patuloy na sa paliligo ang grupo at wala ring hinto ang hatid sa kanila ng iba't ibang mga pagkain pati na buko. Kaya busog na busog sila sa maghapon. Pasado alas 4 at medyo makulimlim na ang paligid roon. Nagpasya silang umuwi sa kubong kanilang tinutuluyan para magpahinga. Pagkarating nila sa pamayanan ay pinuntahan sila ng mag-asawang pinuno na sina Apo Azul at Apo Ekay. Mga iho, mga iha, kumusta ang paliligo inyo? Nag-enjoy ba kayo? Opo, sobrang nag-enjoy po at busog rin. Wika pa ni Sahara. Opo, tama po si Sahara. Kaya maraming salamat po. Sabat naman ni Greya. Hala, sige. Magsitulog na muna kayo at gigisingin namin kayo mamayang hating gabi. Dahil pagtirik ng buwan ay magaganap ang aming pagdiriwang. Mas marami ang ihahandang pagkain at marami ring inumin. Wow, gusto ko yan. Excited na ako. Wika pa ni Fidel. Yeah, me too. Sagot naman ni Greya. Kaya magpahinga kayo mabuti para may lakas kayo mamaya sa kasiyahan. Wika pa ng mag-asawang matanda. Tapos nagpaalam na aalis na at pupunta sa may talon upang alamin kung tuloy-tuloy ba ang paghahandang ginagawa roon. Noong makaalis na ang mag-asawang matanda ay bumangon si Ramil. Napansin niyang wala ng mga tao sa pamayanan. Mukhang naroon na lahat sa may talon. Duda siya sa magaganap na pagdiriwang dahil wala siyang nakikitang ibang baboy na kakatayin at imposible naman na iyong karne lang ng baboy na kinatay noong umaga ang ihahanda. Dahil kulang na kulang iyon para sa buong pamayanan. Noong maging tahimik na ang mga kasama ay tinapik ni Ramil si Edson. Oh, bakit tol? Samahan mo ako tol. Maglakad-lakad tayo. Wika niya pa sa pinsan. Wala namang reklamo ang pinsan at tumayo na agad. Nagising naman si Sahara. Ramil, saan ka pupunta? Sabi niya naman. Ah, magbabawas sana. Bakit gusto mo sumama? Natawa naman ang dalaga. Ah, hindi na. Tapos na ako kanina. Sumabay ako kina Reg. Sige, pupwel. Natatawang wika pa ni Sahara. Hala, meron palang ganun. Parang itwell tsaka islipwell lang ah. Tapos lumabas na siya ng kubo. Naroon na rin naman sa labas si Edson. Tol, saan tayo pupunta? Sa tabing dagat, tol. Sa tingin ko, itong selebrasyon na gagawin mamaya ay tayo talaga ang handa. Kasi wala naman silang nakahandang baboy na kakatayin. Tsaka kung hindi ako nagkakamali, yun talaga ang narinig ko na pinag-uusapan ng mag-asawang matanda. Kaya ihanda na natin ang mga gamit natin at susubukan natin mag-abang ng bangka o mangingisda sa tabing dagat. Kailangan natin makaalis dito. Ha? Paano ang mga kasama natin? Si Sahara lang siguro ang dalhin natin. Iwan muna natin ang iba. Tapos kapag nakarating tayo ng mainland, magsumbong tayo sa mga pulis at magpasama pababalik dito. Para mailigtas naman natin ang mga kasama natin. Hindi tayo makakatakas kung magsasama-sama tayong lahat. Madali yung mapapansin ng mga tagapamayanan. Paliwanag pa ni Ramil. Patuloy pa sa paglalakad ang magpinsan patungo sa pinag-iwanan nila ng mga gamit. Noong makarating sila roon ay nakita nilang may isang bangka na papalapit sa kanilang direksyon. Kaya nagtatalon sila habang winawagayway ang hinubad na damit. Habang papalapit sa kanila, ay nakikilala nila ang bangka na iyon. Iyon ang bangka na sinakyan ng tour guide nila na si Jason. Naroon din si Jason at may kasama itong isang lalaki. Pagkababa ni Jason ay agad iyong sinalubong ni Ramil. Jason, anong nangyari? Bakit hindi mo kami binalikan dito agad kinabukasan? Muntik nang mamatay ang isang kasama namin dahil sa lagnat. Maging kami ay wala ng pagkain. Wala din ang dala naming gamit na panluto. Mukhang hindi nyo iginarga papunta rito. Sumagot naman si Jason nang nakangiti. Hindi nga. Ha? Anong ibig mong sabihin? Gulat na tanong pa ni Ramil nang bigla siyang suntukin ni Jason ng malakas
sa sikmura. Nagulat siya sa lakas ng suntok na iyon dahil umangat siya sa lupa sa sobrang lakas at pagkabagsak ay namilipit siya sa sakit. Hayop ka! Anong ginawa mo? Wika pa ni Edson at sumugod na rin kay Jason. Pero bago pa siya makalapit ay hinawakan siya noong isang lalaking kasama ni Jason. Sa leeg siya noon hinawakan at iniangat sa ere. Hindi siya makapaniwala sa lakas noon. Lalo at isang kamay lang ang ginamit at naiangat siya sa ere na animoy napakagaan niya lang. Kinakapos na siya ng hangin dahil sa higpit ng pagkakasakal. Bago mawala ng malay ay nakita pa niyang umula ang mata noong lalaki habang nakangisi. Si Ramil naman ay hindi pa makatayo dahil sa sakit ng sikmura. Ano boss, pwede na ba nating ihapunan ang dalawang ito? Ilang araw na tayo hindi kumakain eh. Tanong pa ng kasama ni Jason. Hindi, bilang yan ni Ama. Kukulangin ang handa ng selebrasyon mamaya kapag binawasan natin. Ilang oras na lang din naman ang hihintayin at makakakain ka na rin. Kaya hintayin mo na kaysa sa magalit sa atin si Ama. Wika pa ni Jason. Wala nang ang nagawa ang lalaki. Inasan na noon ang walang malay na si Edson. Si Jason naman ay lumapit kay Ramil na namimilipit pa rin at binigyan ng isang malakas na suntok na nagpawala sa malay ng lalaki. Pinasan niya na rin iyon. Nang may marinig silang bangka na papadaong, ibinaba nila sina Edson at Ramil saka sinalubong ang mga paparating. Unang bumaba ay sina Ray at Athena. Unang nagsalita si Jason. Magandang hapon mga boss. Pero hindi kayo pwede rito. Private island ito. Ah, talaga? Ang sabi sa amin sa mainland, pwede kaming mag-overnight eh. Kahit saan sa mga islang ito. Bigla namang tumaas ang boses noong tauhan ni Jason at sinabing, sabing private island nga diba? Sasagot ka pa! Gusto nyo talagang samain! Wika pa noon at naglakad na papalapit kay Ray na mukhang sasapakin na ito. Pero kalmado lang si Ray. Noong mga nasa limang hakbang na lang iyon, bago makalapit ay inilabas na ni Ray ang kanyang .45 caliber na baril na may silencer ang dulo. Dalawang putok sa magkabilang hita ang unang pinakawalan ni Ray. Noong mapaluhod ang malaking lalaki, ay sa ulo niya iyon binaril. Hindi na iyon nakagalaw pero nakatindig pa rin ng nakapaluhod. Nagsalita naman si Jason habang natatawa-tawa pa. Nasa maling isla kayo, Brad! Anong akala nyo? Gagana ang baril nyo sa mga katulad namin? Sabi naman ni Ray. Bakit? Hindi ba? Tinignan ni Jason ang kasama niya na nakatalikod pa sa kanya. Wancho! Tumayo ka na dyan! Tigilan mo na ang acting mo! Hoy! Wancho! Tumayo ka na sabi! Pwede mo gawing hapunan ang lalaking yan! Hindi naman yan kasama sa bilang na ihahanda ngayong gabi! Muli niya pang sigaw doon sa kanyang kasama pero hindi na gumalaw pa ang lalaki. Noong tapikin iyon ni Jason ay bigla na lang iyon napasubsob at nakita niyang may butas ang noon-noon at may itim na likido na lumalabas. Anong ginawa mo? Sigaw pa ni Jason, sabay mabilis na tumayo para atakihin din si Ray. Pero tatlong bala agad ang tumama sa mukha at noon niya. Si Athena ang bumaril sa kanya. Nagulat pa si Ray dahil hindi niya inakalang mauunahan siya ng babae sa pagbaril. Bumaba na rin ang bangka si Tata Estong at kasamang ibinaba ang mga bag nila na may lamang baril at bala. Nilapitan nila Ray at Athena, sina Ramil at Edson. Pare! Pare! Gising! Unti-unti nagkakamalay si Ramil. Pare! Bakit kayo nandito? Tanong pa ni Ray. Sumagot naman si Ramil. Natatandaan kita. Ikaw yung nag-alok sa amin ng salbabida at kayak, di ba? Oo, ako nga yun, pero hindi yung totoo. Isa akong pulis.
Iniimbestigahan ko ang tungkol sa mga aswang na nambibiyag ng mga tao rito. Sir, tulungan mo kami. Naroon pa sa pamayanan ang mga kasama namin. Siguradong kakatain silang lahat. Dahil ihahanda sila sa selebrasyon na magaganap mamayang hating gabi. Huwag kang mag-alala pare. Kaya talaga kami naparito upang iligtas kayo. Sige na, sunduin na natin ang mga kasamahan nyo. Kakasya kayo sa bangka na iyan. Mukhang iyan din naman ang sinakyan nyo papunta rito, di ba? Oo, sir. Iyan nga. At yan naman si Jason, ang tour guide namin. Apo rin siya ng pinuno ng mga aswang rito. At isa rin siyang aswang. Baka mabuhay pa yan, sir. Nag-aalala ang wika pa ni Ramil. Huwag kang mag-alala, pare. Espesyal ang bala namin para sa mga aswang. Kaya siguradong patay na yan. Wika pa ni Ray. Habang nagpapaliwanag siya, ay bigla namang nagsalita si Tata Estong. Ah, Ray! Mukhang narito na rin ang mga humahanting sa'yo! Sabay-sabay silang napatingin sa laot. Nakita nila ang isang may kalakihang bangka na papadaong na rin. Anong ibig niya sabihin, sir, na humahanting sa'yo? Tanong pa ni Ramil. May nasabat kasi akong grupo ng mga holdoppers. Napatay ko ang ilan sa kanila. Tapos ang pinuno at isang kasama niya ay nahuli namin at naikulong. Kaso dahil sa lakas ng impluensya ay nakatakas. Kaya hinahanting nila ako para mapaghigantihan. Ha? Anong gagawin natin, sir? Ganito. Ikaw, Brad, anong pangalan mo? Edson, sir. Pagbinsan kami ni Ramil. Ganito. Magtago ka doon sa unahan. Pagkababa ng mga bandidong iyan, ay siguradong susundan kami niyan. Abangan mo kapag wala ng taong natira. Kunin mo yung bangka nila, Jason, at itago mo sa kabilang bahagi para kapag nasundo na namin ang mga kasama nyo, ay doon namin dadalhin. Kapag kumpleto na kayo, ay tumakas na kayo agad ha. Huwag nyo na kami hintayin. Kami na ang bahala sa mga aswang rito. Sigurado kayo, sir. Itatatlo lang kayo. Matanda pa ang isa sa inyo. Wika naman ni Ramil. Oo, sigurado ako. At hindi lang yan basta matanda. Isa siyang albularyo, kaya ako siya isinama. Ikaw naman, Ramil. Tara, samahan mo kami. Itatakas natin ang mga kasama nyo. Sige, sir. Tara na po. Wika pa ni Ramil. Gabi na ng mga oras na iyon. Pero dahil sa maliwanag ang buwan, kaya nakikita ng grupo ng mga bandido na pinamumunuan ni Joaquin kung saang direksyon tumakbo sila Ray. Pero hindi nila napansin na humiwalay ng direksyon si Edson. Kahit nagmamadali ay nag-iingat pa rin si Ray sa paglalakad dahil kapag namataan sila ng napakaraming mga aswang ay hindi na nila magagawa pang mailigtas ang ibang mga bihag. Pansamantala muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa huling bahagi nito, ang part 5. Iyon na rin ang finale ha. Maraming salamat po sa pakikinig. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.